WhatsApp mga sir. Welcome na naman sa panibagong vlog natin ngayon. Ngayon ay may ayusin tayong power amplifier. So, testingin muna natin. Matindi ito mga sir. Wala pang input pero meron na siyang signal. Kung mapapansin nyo mga sir, hindi na lang natin muna ipinakita yung brand niya as I respect na rin sa may-ari. Try natin buksan mga sir. Ba't kaya hindi nakatouch yung supply ng channel to? Kaya pala ni-repair na ng iba to, hindi lang natapos. Kung makikita yung mga sir, wala na siyang IC. Ayan o. So linisin muna natin mga sir, marami na siyang alikabok. Iba-blower muna natin siya. Testingin muna natin yung channel 1 mga sir. Yan muna yung unahin natin to trouble. So ayun mga sir, kaya pala siya nagsisignal kaya ito lang input. TC out sir. Yan yung sira niya. Sa pag-check natin ng board niya mga sir, wala naman siyang sira na pyesa na transistor or resistor or diode. So try na lang natin pilitan tong IC niya sa differential. Uy sana all. So, testing na natin pandirin at sukatin yung voltahe niya mga sir, kung normal ba. So, parang okay naman lahat mga sir. Normal naman yung standby at bias niya. So, try natin sukatin sa oscilloscope ng output at step niya kung gumagana ba at walang distortion ng output niya. Ito na yung board ng channel 2 niya mga sir. So kagaya ng channel 1, wala rin siyang sirang resistors, transistors or diode. So tinry ko pinalitan ng IC, makailang beses ako nagpalit. So ganun pa rin, may DC out rin siya. So yun pala putol yung linya niya papuntang supply.
Ito na yung channel 2 niya mga sir. Check natin kung normal na lahat-lahat ba yung standby niya at saka yung bias. Siya nga pala ang nakalimutan yung sabihin kanina na collector output pala itong amplifier na ito. Sa collector yung output at yung supply niya is base and emitter.